Martians, ako, parang una naman ng liwanag, ako okay lang ako. Today, may share ako sa inyo something, siguro something a little, I've invented na para sa mga shooters out there na walang boom pole. This is the ultimate hack to having a very smart way of achieving a boom pole. That's how we go. Wait lang. So Martians, kung nagtataka kayo, bakit parang sunod-sunod tuloy-tuloy yata yung upload ko? Well, I'm happy to tell you that I've been feeling great. I've been feeling okay. Siguro ewan ko, saan man tong nakukuha tong hugot na emosyon na to? Martians, hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo to, pero kung meron kang gantong specific set of gear, makakagawa ka ng boom pole. So how you ask? Meron kang wireless transmitter na Godox MoveLink M2. Yan, mag-upload ako ng review nito soon, but mabibili nyo siya sa Lazada for I think 4,000 pesos, pero meron din kayong mabibiling wireless lapel for around 3,500 or 2,500. So para sa akin, goods naman yun. Though syempre may onting quirks and all, but yeah, this is what I got. Ito yung Godox MoveLink M2. Nabili ko siya ng 13,000 nung sale. Pang dalawang tao siya actually, so na-testing ko naman siya. Thoughts about this product soon. Moving forward, ito, meron akong TRS, isang TRS cable para sa camera, isang lumang TRRS or TRS cable din na galing pa sa old school na headset na Beat. And then tinry ko siyang i-recycle kasi meron akong DTV Mic D3. Ito yung napanalunan ko last year. Ang ginawa ko lang sa kanya is kinabit ko siya dito sa ibabaw ng yunteng na to, yunteng na tripod na nabili ko for 1.5 lang. So Martians, magagawa nyo rin to regardless sa kung anumang gear meron kayo, as long as meron kayong isang wireless lapel na transmitter or wireless lapel, and meron kayong isang as in shotgun mic, kahit anong shotgun mic. Ito, napanalunan ko lang to, so I don't know how much it costs, pero I think yung D4 mini, itong gamit ko ngayon na mic, gagana rin siya. So ang ginagawa ko lang, simple as this. So first, kinabit ko siya dito, inikot ko yan, so yan, may ability na siyang mag boom, so on so forth, kasi may articulation din dito. Yan, magagano mo yung boom. And then, meron din siyang head dito. So, syempre, magagano mo siya. Diba? Tapos, mapapahaba. Mapapa-extend mo pa. So, may boom na. Diba? So, question is, paano siya mag-work? Dito na papasok yung Godox MoveLink M2. So, ito yon. Yung wireless lav, ang gagamitin ko lang one transmitter. So, ito yon. Ito yung para sa camera. Ito yung para sa taong interviewin. So, on, you know. Or minsan kasi, ang common kasi na ginagamit dito sa wireless transmitter na to is lapel, di ba? So in my case, since meron akong mahabang TRS cable, ikiklip ko lang yan somewhere dito sa mahabang boom pole na to. Tapos ikokonek ko lang yan dito sa gilid ng mic. Tapos, ikokonek natin to dito sa camera. Wait lang. Hello? Yun! So ito na siya, wireless transmitter, nakaklip. Oop, nakaklip. Tapos extra wire, boom mic or shotgun mic na ginagamit, anything for vlogging. And then yung wireless transmitter. And then I have this. So actually, kaya ako napaisip to kasi may problema ako dito sa space, ma-echo siya. So I have to counteract with something to make the audio a little better. And meron akong ginagawang project para sa inyo na na-realize ko lately na bakit hindi ko ginawa at ngayon ko lang ginawa. But ito yun, ito yung na-invento kong boom mic. But actually, Martians, ito rin yung sample ng... Basta may sample na ako nun. Pinakita ko na dito sa previous video ko yung lighting about sa Sandmark. Yun, ginamit ko to. Doon ko siya ginamit. And overall, ang kanalabasan is maganda. Paglabas ko, nagulat ako kasi nagluto ako ng hotdog. Nilapag ko sa lamisa. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang nawala. Kalalabas ko lang, pagbalik ko, wala na siya. Kalalapag ko lang, pagbalik ko, wala na yung hotdog. May duda ako na kumuha. Feeling ko nun, ang... So yun ang ma-achieve nyo sa DIY boom pole for low budget type. Actually, pwede siya maging low budget kung bibili ka ng murang wireless lav. Anyways, Martians, I would like to take this opportunity para magpasalamat sa inyo na sa buong taon ng 2021, sumubaybay kayo sa journey na aking tinahak
masasabi ko na sobrang kakaiba. Sobrang kakaiba. So basta ako, ayoko nang i-elaborate pa yung drama, but yun, drama happened and it took me down to the point that it was my lowest. Up until, yun nga, tinry ko mag-apply ng, alam niyo naman yun, alam niyo na yung nangyari, nag-post ako about sa losing a lot of jobs, and then nagkaroon ako ng bagong job. And then that job was slightly good. It was really good, yung trabaho na yun, but then, you know, conflict sa manager because the manager was, but yun. Also, Martians, sinasabi ko sa inyo, one of the greatest advices I can give you is that if you really want to grow, it's true that it's best to grow in the most uncomfortable places. Kasi dun ka gagaling. But at the end of the day, Martians, what really matters most is yourself. Okay na mag-grow ka sa mga lugar na hindi ka komportable kasi dun ka naman talaga gagaling. Pero mas importante kung iingatan natin ang sarili natin. Kasi at the end of the day, ikaw, that's what matters. Especially yung mental health mo, yun ang pinaka dapat mong iingatan. Kesyo may pandemic, kesyo wala, kahit gaano man karaming trabaho, yun pa rin ang dapat mong iingatan. Yung sarili mong mental health, yung pag-iisip mo on how you approach work, how you handle pressure, on how you exert your mind into being creative. Laging may drawback yan, para lang yan, alam mo yun, para lang supply and demand, positive, negative. Laging may drawback ang mga bagay na masyado mong ginagamit. Eh, yun yung nangyari sa akin in most cases. But, lagi yung tatandaan, Martians, it's gonna be a new year. Ang gagawin natin, ay kung ano pa rin ginagawa natin. We're just going to blast through the roof this year in 2022. Sinasabi ko yun sa inyo, sobrang motivated na ako. Tapos na, biglang madadown na naman ng kung saan man. De, pero kidding aside, yun. Actually, may mga project pa ako na hindi ko pa nire-reveal sa inyo na ginawa ko this year, tulad nga ng nag-shoot ako for Goldilocks. Di pa nalalabas or bawal siya ilabas actually. Nag-shoot ako ng 20 na items para sa kanila. Nag-shoot din ako para sa CDO. B-roll video yung ginawa ko para sa kanila. Hindi ko lang alam kung nailabas na or ilalabas ba. Depende. But ayun, for 2022, meron akong mga taong kinulab at ikokolab ba sa mga susunod na project na nilatag namin. Kaya expect the best. Starting pa lang ng January 1, mag-expect na kayo may lalabas na content. Hindi sa channel ko, baka sa Facebook page niya. At syempre yung behind the scenes sa channel ko. And we're gonna level things up because that's what we're always about. We're all about making new content para sa inyo, para sa Martians, para may bago kayong learnings. I guess we have to move on from food photography. Kung magkaroon man tayo ulit ng food shoot, why not? For me, I think kailangan ko maabot yung ibang level pa na gusto ko. May gusto ko i-try na bago para naman, alam mo yun, bago sa paningin nyo rin, sa paningin ko, para bagong experience din, bagong learnings. Hindi ko na ito masyado pahabain pa, masyado ko nang kinuha yung time nyo kasi let's just enjoy the last, I think, 2 days or 1 day ng 2021. At syempre, kung out of this world ka, wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to follow me on Instagram at TheMarcoMars, yung food page ko na takaw.mata. Pwede nyo rin i-follow kung gusto nyo. Yun lang naman. I'll see you guys in 2022. That's a lot to say. Peace out! Ano ang message mo sa mga tao ngayong 2020? Last message to the people in 2021. What have you learned? What have you done? Dali na, sige na. Pakita ka sa channel ko. Sikat ka na. Ito pa, sinama ako dyan, sasapakin kita eh. Mag-aabang sila sa'yo sa channel ko. Guys, I would like you to meet the one person that saved me in this pandemic, in this year. She made me smile through my darkest days. She's the only person that, you know, inspired me to do great things. And because of her, I became the better man I am today. Ba't parang pangato kamerang? Hindi, madilim lang. Madilim lang. Okay, thank you.